Nasaan ang baby ko? Nasa nursery pa. Ipapakita rin lang daw sa'yo mamaya. Mamaya? Bakit mamaya pa? Sabi ng doktor. Mrs. Kylo, I'm very sorry. Obsentahan daw muna nila. Ay, hindi pwede. Kailangan ko siya makita ngayon. Ah, huwag ka mag-alala. Uminawag ka. Baka napaano ka. Mrs. Kylo? Kamusta na po ang pakiramdam niyo? Yung tungkol po sa anak niyo. Nagkaroon kasi ng infection sa dugo yung anak mo. Kinailangan pa namin siyang obserbahan. Pero huwag ka mag-alala, negative naman ang results. Pwede mo na siya ilabas mamaya kung gugustuhin mo. Sabi ko na sa'yo, di ba? Sige po, excuse me po. Thank you, Doc, ha? Maraming salamat po, di ba? Sabi sa'yo ay magtiwala ka sa Diyos, ano? Venice, kumusta ka na? Pasensya ka na, hindi ako nakapunta sa ospital. Okay lang. Siguro naman yan, pwede mo na ako madalaw. Yung baby mo kung umiiyak ata. Kumusta nga pala siya? Kamukha ko ba? Oo. Kuha mo yung kutis. Ay, kapag pala umuwi ka dito, baka pwedeng mabilan mo siya ng damit. Jamal? Jamal, nandiyan ka pa? Nandito pa. Punis? Di ba sinabi ko sa'yo na sasabihin ko sa'yo ang lahat ng tungkol sa akin? Bakit? May kailangan pa ba akong malaman? Punis, may ibang babae na kasi sa buhay ko eh. At kasal kami, hindi ko siya pwedeng iwan. Pero huwag kang mag-alala, kasi susuportahan ko na yung baby natin eh. Tsaka dadalaw-dalawin ko rin kayo. Napakawalang kwenta mo. Ilang pamilya pa ba yung gusto mong sirain? Ano nga ba? Baby? Ma! Basta baby na hihintayin! Dali natin siya sa ospital! Ma! Diyos ko. Kung panaginip man po ito, sana magising na po ako. O kung ano man itong pagsubok na binigay niyo sa akin, kakayanin ko po, huwag nilang pukunin ng anak ko. Nawala na po sa akin si Jomar. At hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag mawala pa sa akin ang baby ko. Mrs. Kylo, I'm very sorry. Ginawa na po namin lahat pero hindi na kinaya ng daughter niyo. She died from congenital pneumonia.